6 o'clock na guys! At kami ay paalis na, tanghali na kami. Kasi nga pa Edmonton tayo ngayon. Akala ko dito sa third room natin ilagay ito. Gaya mo na, dyan na yung iba. Itong gift sa third room. Yung gift sa third room, ayun, ayun mo dyan. Yan. At ayun nga, ngayon ay Sabado, April 27, at maaga kaming umalis para magpunta ng Leduc. Matagal na nga itong nasabi sa amin na itong si Joyce ay nakuhang magninang dito sa isang kaibigan namin sa Leduc. Ang nanay nga nitong batang bibinyagan ay pamangkin ng aking hipag. Ang gulo, no? At sila nga ay mga taga-malagasang dyan sa Imus, Cavite. Shout out sa mga taga-Imus dyan. Dang husay eh. So, ang diretso namin sa Leduc kasi parang 10 a.m. yata yung ano, yung binyagan sa church doon. Pagkatapos, ang reception ay sa Edmonton. Malayo pa din. Halos 4 oras pag diretso. Parang 40 minutes pa mula sa Leduc. Papuntang Edmonton. Guys, chilly morning. Kasama ko nga pala si Mayora at ako ang kanyang bodyguard. Ngayon ay pupunta kami ng Edmonton. Edmonton, here we are. Tawon na kami ng Leduc. Hoy, ikaw ang driver. Ikaw na. Ay, naku naman. Ha? Ako ba ang magdadrive? Sabi mo, di ba, miss na miss mo na magmaneho nito. Miss naman to. Sabi mo, pa-uwi ako eh. Kala ko, miss na raw niya mag-drive nito, kaya magdadrive. Yung pala ako rin. Tambihira. Ay! Papunta pa lang tayo eh. Mamaya daw siya pa uwi. Ako papunta. Look. Hmm? Look at my window. I look at my house. Ready to walk off. Oh. What? Opo. Huwag mong paglaruan ng bintana. Hindi yan pinaglalaruan. Ilalak ko na. Hindi yan kasi pwedeng palaging open. Bakit parang lumayo to? Seatbelts na, seatbelts. And let us pray. Please keep us safe, Lord. So, nawa po ay ligtas kaming parating sa aming paroroonan at makabalik sa aming tahanan. And I hope we all enjoy. Kahit pagod, okay lang. At Lord, yan, iiwas niyo po kami sa lahat ng kapahamakan. At ingatan niyo po si Bullet para lahat kami ay safe. Kami lahat ay safe. Key not detected daw. Amen. City na po na yun. 2,000 years later. Guys, nandito kami sa Leduc. Dumiretso na kami sa church na pagbibinyagan. At napakaganda ng view dito. Ang astig. Ito. Nasa likod kami ng church. Oh. Ito yung view sa likod. Oh. Lake. Ayan oh. Ito yung ano to, kung simbahan na to, Saint ano? Saint Michael's Church. Yeah. Oh my gosh, it's a basement. Ay, ang cute, nakakatawa. Tapos ito, di sa likod oh. Oh, may mga biking. Ah, ang ganda ng ano. Ayun oh, may nakakapag-bike doon. Ah, pag dito tayo tumira, dito tayo sisimba. Dito tayo magiging choir. Choir, yeah. No, because some churches don't have a choir. Don't have a choir. Dito na kami sa Leduc. Iba lamig dito. Nakalagay sa cellphone, ano daw, positive 6, pero iba yung lamig dito. Narunood sa buto. Saan si John?
Sobrang lamig. Kinakaligtig ako. Tapos, ano yung recommended? Sarap ba? Ano? Lake. Uy, Golden Island. Lamig. Golden Island ng brand. Yan na. Flavor ay ano? Na, picture ko kayo dyan. Diyan, picture ko kayo dito ni Kuya. Ano na? Busy-busy ka? Nandun na, nandun na. Okay. Wow! Ito sa akin. Pabalik ulit ako dito naman. Hindi sabi ko kay Kuya, mas maganda unti-unti ka pabalik-balik kasi mainit lagi. Kasi pag marami, lalamig. Ito, dessert. Nandito kami sa bandang northeast ng Edmonton. Pagkagaling ng Binyagan sa Ledoc, parang nagbiyahe kami ng 30 minutes pupunta dito kasi dito sila nagpa-reception. Meron kasi dito, ito makita ko sa inyo. Dito yan, yung Yang Ming buffet. So dito sila nagpakain ng mga bisita. Dami rin bisita pero napakadaming pagkain dito. Dami pamimilian. Kaya busog na busog na ako kaya sabi ko maglalakad muna ako. Ayun at hindi na rin nga kami masyadong nagtagal at nagpaalam na din kami para umuwi kasi punong-puno na yung tiyan namin eh, wala na kaming paglagyan. At siguro dala na rin ang sobrang kabusugan eh, mga oras na to. Sabi ko, mami, hindi ko na talaga kaya magmaneho. Antok na ako. Kaya to the rescue naman, ang aming Mayora, kahit na poise, eh, game naman magmaneho. Hanggang Calgary, tulog kaming lahat. Siya lang ang gising. At yan ang isa sa mga bentahe kung bakit gusto ko na marunong din siyang magmaneho. Hindi laging okay ka, hindi laging ready kang mag-drive. Minsan may mga pagkakataon na hindi mo talaga kaya. Maganda kapag marunong kayo pareho magmaneho, mayroong magre-rescue, diba? At siguro dahil ako ang nagturo sa kanya at nakikita ko naman kung paano siya magmaneho, eh gano'n na lang yung tiwala ko kaya kaya kong matulog kahit siya yung nagmamaneho sa highway. Ng biyahe, hindi ako masyadong napagod. Nakahanap ako si Mayora po, pinagmaneho ko. Ako yung bodyguard pero ako yung natulog. Wait lang. Nakaba na tulog ko. Hindi ko na namalayan yung renter. Nilag ko sa amin. Ganun nakalaki tiwala ko dyan sa aking lady driver. Lahat kami tulog. Siya lang na yung gising. Ganun sila kadaya. Kasi sabi niya, na-miss na daw niya magmaneho kay Bullet. O sige. Pinagmaneho ko. Siya mag-isa. Bahala ka. Tulog kami. Sakit kasi ulo ko. Ayan. So, naisip naming dumaan muna dito sa Cross Iron. Kesa magpagabi kami sa West Edmonton. Kaya, oo. Eh, maaga naman natapos yung event doon sa buffet. Marami na rin nakain yung aking mga pambato. Kaya, umuwi na kami. Sabi ko, mas maganda maaga umuwi din. Dumaan na lang kami dito para makapaglaro yung mga bata. Dito na lang sa Cross Iron. Ayan. Teka, akala ko yung mga bata maglalaro. Parang yung isip bata yung naglaro. Ayun, may sumali pang isang isip bata. Dalawang isip bata na. Wow.
No, I know more. Yeah.